kemana? Kamu apa? Aduh. Apa? Betul lah. Kita naik apa teman apa? Sir, may alam kayo malapit na vulcanizing dito? Sabi mo kayo dito, sir. Nabalik ko nung kami, sinar. Tanong-tanong mo lang po kayo kung saan ba siya. Okay, thank you. Sir, saan yung pinakamalapit na vulcanizing po? Saan? Sa baba po. Wala po siya po ang satellite. Lama po. Meron doon, dalawa-dalawa. Okay. Battery. Gumigiwang pagkaplat ang gulong sa harap. Napakadelikado. Battery.
hangin ako, talagang nagpapalit talaga na ako ng ganito eh. Kasi, yun, ito naman, kung kahit mapako yan, basta huwag mo lang tagalin. Hindi naman yan basta-basta sisinaw. Kasi itong test naman eh. Pero magalito. Ang mga may interior, no? Tatagal. Opo. Kahit wala naman ako kasi malapit lang naman yung malapit eh. Hindi ka sasapak na lang ano. Ganyan yung nangyari pag ano, may silan. Dapat tuyo rin yun. Kaya nga eh. Tuyo na yun. Isa niyang tuyo. Hindi God. Ganon din. Kaya ito na lang. Happy to help. Sarap. Sarap ng bagong ano. Bagong hangin. Bagong ano, ano bang tawag dun? Nasa gitna ng pito. Pin ba yun? Di pito tawag dun eh. Pito kasi pag sa buo eh. Ayaw pa magpabahay din sa'yo. Sabagay kasi mura lang naman talaga. Minsan nga binibigay talaga nila yon. Siguro alam nila yung ano, ramdam nila yung pagod kapag ka nagtutulang. O minsan na magpapa-under ng ano, flat ang gulong, running flat. Siguro may mga motor din yan sila, sir. Siyempre, ayaw ko naman nakabala ako sa trabaho nila eh. Sa ano ba naman yung abutan mo lang kahit pang sobris, diba? Hindi naman tayo kumilos, siya naman yung kumilos. Salamat sa iyo, sir. Shout out doon sa shop na yun. Napakababaik nyo. Sana wag kayong magsawang tumulong sa mga katulad natin na nasisiraan ng pito kapag may silan. Nainis na nakakatawa naman. Pagka running sa tanggulong talaga sa harap eh, doon may gayon eh. Talagang gusto ko magmatuli na makahanap talaga ako ng ano eh, ng tawag dito. Ng vulcanizing eh, hindi ko magawa magmatuli dahil gumigayon talaga yung harap ko, nagaganyan o nagwiwigil yung harapan. Lagi na lang ganito to, pagka nagpapahangin ako, talagang masisira at masisira yung nasa gitna na yun. LTO, ang daming tao. Dahil nagpaparinyo. Parinyo kasi dahil doon sa bagong batas ni Senator Gordon.
Yan. Opo naman, magmumulta ka ng 50,000 kapag hindi double plaka yung ano mo, tsaka hindi na-register sa pangalan mo eh. Di ba? Money, 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 money. Okay lang, wala tayong magagawa. Pinanganak tayo sa Bansang Philippines. Walang magagawa kung di sumunod. Sana nga ba ipsa ng criminality? Kasi sa totoo lang, kung ako yung criminal, hindi ako gagamit na sarili ko motor. Hindi ko ilalagay yung plate number dyan. Nakarapan. O yan, maglalagay ako ng sticker, pero hindi ko ilalagay yung taong sticker ng plate number ko. Hindi naman nila makakalata. At una-una, hindi naman din ako paparain, di ba? So makita lang naman niya na naka ano ako naka tawag dito ano ba nangyayari sa mundo? Kagulo na pag nakita naman ng enforcer yan hindi naman din titayin yan oy tama ba yung nasa sticker mo? Hindi wala rin naman yan kumbaga nagpakatayo ng batas na useless. Sabi pa doon pag nabarin tayo at least makikita natin yung plate number tama naman siya. Makikita natin yun, pero patay na tayo nun eh. Pag-burn sa atin, wala na, patay na. Paano mo ba makikita yung plate number? Makikita mo, baunin mo sa langit. Ganun. Ayun, thank you all, kay Kuya. Shout out down, kay Kuya. Shout out, Kuya. Sana dumami yung katulad mo, maulan ang kamamaya. Tumutulong sa kapwa motorista. Pagka-plot kasi ang gulong guys eh lalo na pagdalawa napakabagal ng hatak yan bagal na kumakadyot tapos malakas aga ayun kapapagas mo lang agahapon ayun dalawang bar na lang nalang ulit ah bagay 2.0 liter naman yun pero hindi rin eh kasi talagang malakas sa gas kapag malambot ang gulong kaya sa susunod na magpapalagi ako ng ano bibili ako ng gulong, hindi na ako papalagi talaga ng 5 sealant. Uunin ko na lang yung print 5 sealant at benta ko na lang. Tama naman yung sinabi ni Kuya na kapag napa ako, eh, wag na lang natin tanggalin. Yung pa ako. Kasi hindi naman daw talaga sisingaw yun. Totally. Hindi agad agad sisingaw. Ganun naman talaga yung mata naman. Na-experience ko na yun. Napa ako, hindi ko tinanggalin. Iaan ko lang. Hindi sa likod yun. Sa mga saklap pa nun, itong tinanggal ko, hindi na gumana yung sealant ko kasi katerna. Lumabas lang din lahat siya doon sa buta. So then end of the day, pinapasaan ko lang din. Yeah, buta nice din ang labas niya. Traffic na mga pogi. Traffic na sa ating mundo. Hop! Kahit na may pandemonyo tayong nangyayari sa atin eh, nagawa ng babak ng mga tao. Pero para matigas naman yung harap kasi nagbabounce eh saka okay na rin yung hatap eh dito ako dumaan parado pa dun sa kabila eh okay ka ha ginawa mong ano yung ano ha ito na ako dadaan lang mga kapogi sana may natutunan kayo tungkol sa paglagay ng fire sealant hindi talaga ako maglalagay niya sa susunod bebenta ko na lang yung makukuha kong free na fire sealant so yun lang po like, share, subscribe.